Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, yung pag-uusapan natin ngayon, paano yung tamang settings sa ating crossover. Yan, kung gusto natin yung mabigat na sub o matigas. Pwede rin mabigat na matigas na sub. So yan ang i-discuss natin sa video na to mga idol. Pero bago yan mga idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe. And pati-click po ng notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. And sa mga idol, bago natin umpisahan yung ating setup, so mag-shoutout muna ako. Shoutout muna sa JNT Rewinding. Shoutout kay Sir Danilo Penuela from Tres Martires, Cavite. And shoutout din sa Brian Sina. And syempre, shoutout sa kay Benji Rica Minisang. Ayan, so maraming salamat mga idol. Okay, so mga idol, yung setup natin ngayon ay direct lang. Ayan, so input natin from cellphone. So, nakain tayo sa ating module. So, hindi pa rin nawawala yung module sa ating setup. So, dahil dito po nakahook yung ating input at saka output. Ayan. So, dalawang stage yung ginamit natin. So, isang channel lang ng crossover yung gagamitin natin. Ayan. So, i-ano ko lang muna dito yung kung paano yung tamang adjustment sa frequency sa low natin, nating crossover. Ayan. So, bali yung gamit nating amplifier. Ayan. VB Audio. So, naka-load natin dyan na yung 5,000 watts na storm surge. Yan siya naka-load. Yan. So, kung meron kayong crossover mga idol na halimbawa ganitong klase. So, crosstalks, live, R&B. So, the same lang sila. Halos the same lang yan sila ng etsura. Yan. R&B at saka si Pro Stocks. Ayan. So pali from crossover, low ng crossover natin, so in-input natin sa ating module. Tapos itong out, so papunta na yan sa ating amplifier. So yung tamang settings natin dyan mga idol, so hahanapin natin yan from 70 Hz. Yan. So, dito hanggang sa between 200 and 300. So, dyan natin maramdaman yung bigat at saka yung tigas ng sub. So, kung gusto ninyong parang ano lang, napakalaki, no? Malambot. So, sagad natin yan sa 70. So, try natin yan mga idol. Try natin ah. Yan. So, napakalambot po yan. Pure na pure yung kanyang sum. Pure na pure po yan mga idol. Malaki. Napakalaki siya ng sub niya na malambot. So, try natin hatakin yan. So, unti-unti natin hatakin hanggang sa try dito sa 90. Yan. So, may konti na siyang mabigat na may konting tigas. Mas maganda to yung settings na yan mga idol sa pag nag-service tayo sa mga barangay. Pag disco-disco. Yan yung bigat niya nandyan. Sa 90 Hz. Yan.
Tapos, try naman natin dito sa 90, between 200 and 90. Yung din na siyang tumitigas. So, mataas na yung frequency natin dyan. So, habang pataas ng pataas yung frequency, mas lalong tumitigas at medyo nawawala na yung kanyang laki ng sub. No? Dito, between 200 and 300, ito na po yung ginagamit minsan sa mga battlefield. Yung merong tigas at saka bigat. Ito. Ito. Yan. Yan. Okay. So kung gusto natin siya magiging low-mid tayo, so dito tayo lilipat sa mga matataas na frequency. Mid na din yan. Itong pinakamataas niya, 1K. Yan. So, maano na to, matigas na to. Napakasakit na yan sa dibdib pag malakasan na yung ano natin. Hatak. Dito sa 600, maganda rin pang battle. Parang swabi-swabi na. Ayan. So mas maganda yung pag-set up tayo sa venue, no, mga disco. So mas maganda na dito sa 200. Mas malaki siya, no. Kung gusto niyang battle, yung hanap niya dito tayo sa mga matataas na frequency. So, sa 500 to 400. Yan. Yan, so napakaganda. Suabi-suabi. Yan. So, mas maganda dito sa battle. Yung between 400 to 500 hertz. Pero kung gusto nyo pa mas matigas pa, so, i-pull natin sa 1K. Matigas. Yan. Tigas yan. Pero sa akin dito, mas ayos na sa 500. Nandiyan yung kanyang lutong at saka bigat. Ayan. So dahil mga idol, so hindi papasok yung mid frequency dito o yung vocals dahil naka-filter na mula sa ating input. So na-filter na ng ating module. Yun yung maganda. Dahil na-filter out ng module yung high, mid-high frequency. Ayan. Okay, so kung meron kayong module mga idol, so kayo nang bahala mag adjust ng mga frequency. Hanapin nyo yung desire ninyo na frequency kung ano yung pinakamaganda. Yan. At least i-try natin, direct lang tayo sa crossover to module. Kasi yun yung maganda eh, na para hindi tayo mahirapan mag-set up. So mag-ano muna tayo sa isang processors lang. Halimbawa, katulad nito sa akin, so module to crossover lang tayo.
para marinig natin yung gusto nating tunog. Tapos, so, try naman natin yan magdagdag ng halimbawa, meron tayong equalizer tsaka mixer. So, hanapin natin yan. So, paisa-isa natin. So, every time na magdagdag tayo mga idol ng processors, nag-iiba yung mga frequency. Minsan, nag-overdrive tayo. So, kailangan ma-adjust natin yan na hindi tayo mag-overdrive. So, kagandahan dito sa ating module mga idol, yan, hindi tayo mag-overdrive. Yun yung maganda sa kanya. So, pwede tayo maghatak ng mga volume natin na yung tunog ng ating sound, hindi tayo magkakaroon ng overdrive. Yan. Yan. So, ayan mga idol, hanggang dito lang muna tayo. Abangan sa next vlog natin. So, try naman natin gagamit ng mixer sa ganitong klaseng setup. Siyempre, may module pa rin tayo. So, hindi pa rin nawawala yung module natin sa mga setup natin. Yan. So, maraming salamat mga idol. So, hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel. So, huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod natin mga upload. Maraming salamat mga idol and more power!